Hello mga ka-VJ! Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, ay papakita ko po sa inyo kung paano ang tamang pag-disinfect, anong klaseng machine and chemicals ang kanila pong ginagamit. And bakit nga ba kami nagpa-disinfect dito sa bahay? Meron nga ba na nag-positive or ano nga ba? So without further ado, let's watch this! Yan. Bagong palit na ng bedings. So, ito yung aking pwesto kapag ako ay nagtatrabaho. And nagda-YouTube. So, ayan na nga po mga ka-VJ. Kung kailan nakapagpalit na ako ng bedings, tumawag naman po ang aming pinsan na si Kuya Edwin. Schedule pala ngayon ng pag-disinfect dito sa bahay. Kuya sa CR pa ha? Oo. Sa amo. Hindi ako makabar. Walang sapatos? Hindi. Ay, ako wara. Wara yun kasi gamit. Kaya sa baba, kuya. Ang kay mami tunit. Ay, ito to. Wara din ang kay Arlo. Sa ako yun ang kay daddy. Kaya din na kay daddy. Sabrihan mo kay sige sa nilagala. Thank you.
Meron ka na si Ho. Kusina? Para na kuya. Clear na sa kusina. Ayla! Tira na ko ito. Magmask ka. Mask ng gloves. Tapos na po dito mag-disinfect dito sa buong flat namin. Ayan, ito yung room namin. Tapos na siyang mag-disinfect. So, kailangan natin mag-change ulit. Kapapalit ko pala ng beddings, pero mag-change po ulit tayo ng beddings. Sabi ni Kuya Edwin, yung pinsa namin na nag-work sa company na ano is 30 minutes daw bago mag-change. So, lahat ng sulo. Ayan, so ngayon ay mag-general cleaning po tayo. Ayan. So, thank you so much sa'yo, Kuya Edwin. Maraming salamat sa'yo, Kuya Edwin. And, so, antay pa ako ng mga 10 minutes pa bago natin patanggalin itong mga anit-anit. Ayan. And dito, ito yung room ng mga lalaki. So, ayan. Kailangan tanggalin lahat yun ng mga kortina. And, wait lang. So, yun. Sa lahat, yung mga shoes, ayan, yung CR, lahat, pati mga kanto-kanto nito, mga, no? And then dito, ayan. So, ayan. Tapos na rin dyan. Mamaya, di ba nag-disinfect? Mag-disinfect ulit kami gamit yung Sonrox. Then everything. Para sigurado. So, yung tatlong room tapos na siya. And then, yung CR din ng mga lalaki. Yan. Tapos dito sa face wala ng laman. So, nag-check na lang. So, yun. Medyo well, hindi siya mabaho. Pero ano, kailangan kasi magmask kasi mataas daw yung chlorine na nakalagay dun sa pang-disinfect nila. So, yun. So, we need to open the window to release the negative vibes. So, yun. So, ito yung CR namin. Yung CR namin, ayun. So, kailangan maglinis. Iminisan natin. Yun. So, lapit na mag 10 minutes. So, I'm waiting for the 10 minutes. And ready ko na po yung aking mga pang linis. So, ito, naka-ready na siya. Then, lalagyan ko po siya ng Dettol. Okay. And then, I need to wipe para matanggal yung mga diretso linis na rin po ito. Dahil nga katatapos pa lang ng mag-disinfect dito sa bahay, dito sa zone, dito tayo ngayon sa room. And then, ayan, nagpalit po ako ng beddings. Ayan. Then, para po mas lalo nating ma-secure ito. Katapos ko lang po nitong ano, mag-plancha. So, ayan. And then, lalagay na po natin yung ating mga unan. So, lagay muna natin ng punda. Okay.
wait lang. Maalis ang mga virus-virus dyan, diba? So, yan. Plancha muna si Inday. So, plancha muna ako, ha? So, ayan. Tapos na po tayong maglagay ng bedsheet, punda. And ngayon, ay magpa-plancha naman po ako ng comforter. So, ito yung gagamitin natin comforter. Ayan. So, isang set po yan. So, may comforter. Then, meron ng pillow, dalawang malaking pillow, and then dalawang maliit na pillowcase. Ayan. And then, ito pong comforter. And actually, meron pa siyang isang blanket. Ito naman yung blanket. Ayan. Pero, hindi na po natin siya gagamitin. Kasi, either pwede ito pang palit dito sa ating cauterized na bedsheet. So, ito muna, ikikip muna natin. At ang gagamitin natin ay ang comforter. Ayan, mas prefer ko to kasi lalo na kapag super lamig. So, mas bet ko tong gamitin. So, ayan, wait lang po tayo, guys. At, paplanchahin ko lang saglit, ha? So, ayan, mga guys, mga ka-VG, tapos na pong maglagay ng bagong beddings. Kasi nga, katatapos pa lang natin mag-disinfect. Ayan, so, ito na siya. So, plinancha ko muna. So, we have the comforter, the cauterized bedsheet, then the small and big pillow, and of course, ang aking smiley, andyan po siya, and yung aking namang hubby, hindi hubby ah, so ayan, so yun, so kailangan pa natin magligpit, kasi madami pa akong niligpitin, so ayan, ayusin ko yan maya maya, kasi magulo, and then yun, and yun nga. So, ito yung aming room. Diba? Malaki para sa aming dalawang aming mag-asawa. Ayan. Yung sampayan namin. And, ayan. And we have also the minera. Also, ref. Ayan. And, kalaki namin cabinet. Kasi marami tayong mga damit-damit. Harap ng mahiga dito sa aking kama. Pero maya-maya na at tayo maliligo. Para naman fresh tayo, di ba? Thank you for watching, mga ka-VG. So, ayan po guys, napanood niyo po yung proper na pag-disinfect. So, room by room, sa mga CR, sa sala, sa kitchen. Ayan, so nakita niyo po kung gaano kabusisin na yung pag-disinfect. And for your information guys, yung ginamit po nila Kuya Edwin na machine ay misting machine or cold fogger. And ang ginamit niya pong chlorine ay high standard po ng chlorine, which is NAIDS 2.0 chemical na chlorine po yun. So, safe naman po siya, pero kailangan pa rin po nating mag-mask. So, napansin niyo po na gumamit kami ng mask. Ayan. Pero wala po siyang amoy. So, safe naman po siya. And normally po, kapag nagpapa-disinfect, ang payment po niya is around 300 to 500 dirhams po yan per flat. I-convert po natin siya in peso. It's like yung 300 is 5,000, then up to 8,000 pesos po yan. So, ganun siya kamahal. Pero safe naman po. Kung safetiness yung iisipin natin is okay lang. Thank you for watching. Diyos mabalos!